Okay, ito po yung pattern number one natin. Ito yung back. Ito yung front. Okay? So, sa pattern number one, gusto nyong gumawa ng, for example, gusto nyong gumawa ng uniform. Okay, ano ang uniform? Ganito. Drawing ko lang ha. Uniform sa school. Usually, ang uniform sa school. Ano ba uniform sa school? Okay. Baby collar. Okay. Saka ko na ituturo sa inyo yung collar. Di ba parang ganito siya? Okay. May pleats na dalawa. Ito yung uniform. Okay. Yan. Okay. Gusto nyong gumawa ng ganito. Okay. Pang, for example, pang high school. Okay. Sa high school tayo kasi meron tayong shape. Sa ano, sa bata, ganun din. Marunong na kayong magsukat, so ganun din sa bata. So, ang gagawin natin sa pattern number one, okay, same pattern, pero hindi tayo aabot kay second hips. Okay, dito lang tayo kay first hips. Okay, ito si first hips, ha? Okay, ito yung waistline natin. So, delete nyo na tong dart nyo. Hindi natin kailangan ng dart. So, yung shoulder, kung gusto nyong... Kasi yung usually yung mga ready-made, yung shoulder niya bagsak. Okay. Kung gusto nyong ibagsak ng 1 cm, okay lang. Kung gusto nyong eksakto, okay lang din. Nasa sa inyo yon. Okay? So, pagka sa uniform, hindi natin gagamitin ang itong pasok ng 1 cm. Hindi natin gagamitin. Dito lang tayo sa ano. Dito lang tayo mag-armhole sa ano. Dito lang tayo, iikot na tayo pagdating dito. Tapos, papaabuti natin siya dito kay down 20. Mag-add ka lang ng half inch or 1 cm. Tapos, eto, kasi may pleats tayo. So, ilan ang pleats natin? For example, ang pleats natin, ganito tayo mag-pleats. Okay, ganyan. So, 1.5 inch. Dalawa, magiging 3. Okay, mag-add lang kayo ng 3. Yan, 3 inches. Yan, dito. Para sa pleats. Depende sa pleats na gusto nyo. Gusto nyo malalim. Basta yung pleats na i-adjust nyo, i-coconnect nyo lang siya dito. Papaganon. Yan. Okay? So, ito yung nadagdag. Kasi uniform to, kailangan maluwag. So, ayan. Kasi yung tinuro ko sa inyo, pang ano siya, pang party dress, yung fitted na damit, yun yung sukat ng katawan natin. So, yung armhole natin, eksakto yan. Pero sa uniform, hindi pwedeng eksakto. Dapat makakakilos. Kaya dito kayo mag-armhole sa down 20. Yan. Kung payat na payat, okay lang. Pagka dito, okay lang siya. Kung payat yung bata, pwedeng gitna, pwedeng dito. Tansyahin nyo na lang kasi meron lang naman kayong basic. Okay? So, ganyan. Mag-a-add lang kayo dito para makaano siya. Ayan, oh. Ito yung pleats niya. So, maluwag na. Or, kung gusto niya naman na medyo sexy yung anak nyo, so, huwag nyo masyadong iluwag. Iganto nyo lang siya. So, may shape pa rin siya. Tapos, dito lang kayo mag-a-adjust sa may hips. Para hindi masyadong lumuwag yung waistline niya. Depende sa inyo. Pero, yung iba, ginagawa, diretso lang yan. Ganyan. Ayan lang ang idadagdag ko. Yun. Tapos ito, dito kayo magpi-pleats ng ganyan, dalawa. So, makukuha nyo na yung hips niya. Okay? Ganun din sa harap. Ito yung harap natin. Sa harap naman, hindi naman dito, igitna nyo siya pagka nag-armhole kayo. Ganyan. Okay. Yan. Tapos, ganun din. Kung ano yung ginawa nyo dito, ito yung first hips natin. Dito siya. Ganun din ang gawin nyo. Mag-add din kayo. Tapos, ganyan. So, para makapag-place kayo. Ganun lang siya kasimple. Yan. Tapos,
ang round neck natin, same, ha? Kasi yung collar natin, tuturo ko sa inyo kung paano yung collar. Kasi gagawa kayo ng uniform na ganito. Okay? Sa estudyante. Usually, ganito yung uniform, di po ba? So, kahit sa blouse nyo, pwede na rin kayong mag-imbento ng design. Dito kayo sa pattern number 1 babase. Yan. Tatanggalin ng dart. Gusto nyo ng mahaba, wala siyang paha. Ito may paha to eh, ito. So, kakat na lang kayo ng paha kung ilan yung hips niya. Tapos, kung wala naman siyang paha, depende na lang sa haba. Ito na, oh, may pattern na kayo. Ito yung first hips, ito yung second hips. Yun. So, sa collar, meron na rin kayong manggas. Yung manggas, i-adjust nyo lang ng luwag din. Same ng pattern ng manggas, pero i-adjust nyo siya ng at least half inch luwag. Okay? Kasi para makakilos ang bata.